maasim at manamis-namis. Yan po ang sarap ng kamatis. Kaya naman ito ang magiging star of the show ng isang masayang pagluluto. Sa ating Good News Kusina, madalas bumida ang sustansya. Kaya naman ngayong linggo, isang healthy sangkap ang muling bubulaga sa inyo. Bukod sa pagkakaroon ng special mention sa kantang Bahay Kubo, perfect din itong katandem ng itlog na pula at bagoong. Pati na rin ng mga isdang danggit at suyo. Ang star ng ating luto ang walang kaparis, walang iba kundi ang kamatis. Pagdating sa sustansya, ang sangkap na to talagang umaariba. Taglay nito ang lycopene na good for the heart, mga vitamin A at C, pati na rin mga antioxidant na pang-iwas sa diabetes at cancer, at vitamin K na nangangalaga sa ating mga buto. Approved din ito sa mga nagda-diet dahil sa mababa nitong content ng sodium, cholesterol at fat. Kayong summer, panalo ang kamatis, hindi lang dahil marami siya, pero murang-mura din siya mabibili sa mga palengke natin. Dahil perfect partner ng kamatis ang isda, una nating gagawin ang kinamatisang daing. Ihanda na ang daing na isda, bawang, sibuyas, asukal, asin, mantika at syempre ang kamatis. Unang iprito ang daing sa mainit na mantika. Kapag luto na ang isda, isang tabi muna ito sa isang plato. Igisa naman sa parehong kawali ang sibuyas at bawang. Ihalo na rin ang kamatis. Timplahan ito ng asukal at asin. Dapat malambot at medyo durog ang kamatis para lumabas ang katas nito. Kapag luto na ang sarsa, ibalik sa kawali ang inilutong isda. Yung daing na isda, bagay-bagay sa kamatis kasi yung alat tsaka yung asim ng kamatis nagbibigay ng balance. So, parang kompleto na naulam siya, hindi mo siya kailangan lagyan ng suka. Haluin ng kaunti ang mga sangkap para manuot ang lasa. At sa ilang sandali, pwede na itong ihain. Ito na po yung kinamatisang daing. Ang katakam-takam na dish na ito, mapagsasaluhan na ng tatlong tao sa halagang 90 pesos. At dahil ang kamatis, elikas na makatas, perfect din itong gawing sopas. Yung gagawin natin ngayon, tomato and rice soup. Ito, pwede mong gamitin yung tira-tira nyo na kanin, yung bahaw, para mag-add ng volume ng soup na to. Ilatag na ang sibuyas, bawang, kanin, chicken stock, celery, hinimay na manok, carrots, mais, kinchay, mantika at kamatis. Sa mainit na mantika, igisa ang sibuyas, isunod ang diced celery at carrots. Paglambot ng mga carrot, ilagay na ang bawang. Dapat daw itong ihuli dahil madali lang maluto ang bawang. Ilagay na ang bidang kamatis. Ang kamatis is very rich in lycopene and also 95% ito is water. So ideal siya sa mga soups, no? Kasi nag-a-add siya ng volume in terms of liquid pero also flavor. Kapag lumambot na ang kamatis, lalagyan natin ng chicken stock. Ito siya, chicken stock, talagang buto ng manok. Isunod na ang mais at ang kanin. Kailangan natin pakuluan to ng mga 2 to 3 minutes para lumambot yung kanin at saka medyo maging thick ng konti yung soup para medyo masarap siya, no? Kapag kumulo na ang sopas, ihalo na ang boiled chicken strips. So ngayon titimpla natin siya, pwede salt and black pepper, pwede din na patis. So gagamitin ko ngayon dito patis. Para madagdagan ng additional flavor, lalagyan natin ng fresh kinchay. Ito, pag gumagamit kayo kasi ng mga fresh herbs, ideally, sa huling-huli mo na siya i-chop or pwede mo siyang kamay lang yung gamitin nyo. Ma-enjoy na ng 4 na tao ang tomato rice soup na ito sa halagang 80 pesos. At para sa ating huling recipe, ito ang isang gulaman dessert na siguradong papatok sa mga chikiting.
Kailangan lamang ng gelatin powder, tomato puree, asukal, gatas at tubig. So, sisimulan natin, no? Simpleng-simpleng proseso. Magdi-dissolve tayo ng, tutunaw tayo ng sugar. Kapag natunaw na ang asukal, ihalo na ang gelatin powder. Payo ni Chef, huwag pakuluin ang gelatin para hindi ito tumigas. Kailangan lang itong haluin sa mahinang apoy hanggang sa matunaw ito. Pagkatapos, isunod na ang tomato puree. Yung pwede niyong gawin, kagaya ng ginawa ko dito, binalatan yung kamatis, tinanggal ko yung seeds, then blender ko siya. And last but not the least, ihalo na ang gatas. Kapag nahalo na ng mabuti ang gelatin mixture, isali na ito sa mold at palamigin sa refrigerator. Pagkalipas ng 20 minutes, pwede na itong i-enjoy. Ang dessert na ito is wax sa 6 servings sa halagang 60 pesos. Simple man ang ating sangkap, siguradong hindi kayo mabibitin sa sarap. Kaya give Kamatis a chance para sa isang matipid na lutuan at nakabubusog na kainan.